madaling mapaniwala, pati ordinaryong bato sa sapa pwedeng magkaroon ng ginto. Pero hindi naman ibig sabihin nito na hindi na tayo dapat mag-imbestiga. Umaagos ang pag-asa sa isang sapa sa Tarangnan, Samar. Pinaniniwalaan kasing dito makikita ang isang malaking bato na meron daw nakaukit na mga simbolo na magtuturo ng direksyon patungo raw sa isang nakatagong yaman. Ang bayan kasi ng Tarangnan, wala pa raw kalahating oras ang layo sa pinaniniwalaang lagusan patungo sa di umano maalamat na lugar ng mga engkanto dito sa Samar. Ang napakayaman na syudad ng Biringan. Kaya raw nagkalat ang mga ginto't kayamanan sa paligid nito. Ang sapa, malapit din daw sa ruins ng lumang simbahan ng St. Francis of Assisi. Na ayon naman sa mga kwentong bayan, may kahalong ginto ang ginamit ditong mga bato. Yung pinanawalang ginto na nanggagaling dito ay simula pa noong panahon ng Kastila. Nitong nakaraang buwan, habang naglalakad sa sapa ang kapatid ni Maria na si Gardo, hindi nila mga tunay na pangalan, napansin daw ni Gardo na ang bato kumikinang-kinang. Nakaguhit doon kung saang direksyon meron yan. Yan ang hinahanap ng mga nangunguha ng mga auntie kong tawagin sa amin. Yung barko. Kaya nababasa namin kung saan direksyon meron. Yun ang palatandaan. Kaya pag sinabi na doon ang direksyon, doon niya huhukayin. Sinundan daw niya ang direksyon ng simbolo hanggang tumambad daw sa kanya ang anim na maliliit at kumikinang na mga bato na para raw nababalot ng ginto. Pero agad daw itong binitawan ni Gardo sa takot na baka paglaruan lang siya ng mga engkanto na siyang pinaniniwala ang may-ari ng mga inaakalang gintong bato. Marami din sa amin yung hindi katulad daw sa atin ng mga tao. Yung matatanda kasi sinasabi na bawal kami pumunta doon kung ano-ano lang ba kasi marami dyan nagkakasakit. Nung ikwento ito ni Gardo sa kanyang Ate Maria, agad itong nagpayo. Sabi ko sa kanya, magdala ka ng pagkain. Yung wala na bang lumilipad na mga ibon, punta ka doon yung agaw, dilimba at saka araw. Binalikan nila ang lugar, sabay alay ng pagkain sa sinasabing bantay. Naniniwala kami na maraming gold doon na katanim. Ibinigay naman sa amin, kaya kinuha niya. May paniniwala kami na pag hindi binigay sa amin, talagang hindi yan magpapakita. Kumikintab yan. Hindi ko yan hinihiwalay sa akin kahit pagtulog ko, katabi ko yan. Bakit daw kami namumulot ng bato? Puti pa, nagtinda ka na lang ng kahoy. Huwag mong daladalahin yung bato na yan. Wala naman yan daw pakinabang. Sabi ko nga sa kanya, hayaan mo. Pagdating ng araw, baka sakali mayroon to, makikinabang din kayo. Gayunman, simula raw nung napasaka nila ang mga bato. Nagpaparamdam, huwag daw ako mag-alala, tsaka huwag ako matakot dyan sa mga bato na dala-dala ko kasi nakasubaybay sila sa akin. Kung mabili man yan, una-una, iaalay muna namin kay Lord. Kasi siyang tumulong sa amin yung mayari dyan sa... Tapos yung iba, kasi pangako namin na tatayo namin bahay sila. Gagawa kami talaga ng bahay doon sa bukid. Mula Samar, lumuwas si Maria pa Maynila para humingi ng tulong sa aming programa. Para malinawang kung totoong mayroon o wala. Baka sakali matulungan kami. Para masuri kung meron nga bang gold component ang mga bato, sinamahan ng aming team si Maria sa UP Department of Mining. So yung una pong gagawin is dudurugin po muna to. Kasi po kapag meron po tong gold sa loob, possible po na concentrated siya sa iba't ibang areas. Kumuha ng sample mula sa mga dalang bato ni Maria. Pinino ang mga ito at saka inilagay sa tinatawag nilang XRF machine. Sa unang apat na test, ang dalang sample ni Maria, negatibo sa ginto. Pero pagdating sa ikalimang test, nagulat sila sa resulta. May gold nga po, 3.5 ppm. Sa every 1 million grams noong sample na ganito, merong 1 gram na gold. Pero bakit kanina po wala?
Yung possible na kasi solid to, yung mga XRF, yung penetration depth nila is nasa micrometers to millimeters. So possible po na kunwari kapag since yung gold ay fine tapos dispersed siya, kapag kunwari yung region na tinamaan ay walang gold, so ibig sabihin possible na hindi niya ma-detect yung gold. So since dito, baka nung minove ko, may chance na nakita yung gold. Salamat, hindi mo binigong kapatid ko. Sa unang apat na tests na isinagawa ng UP Department of Mining, nagnegatibo sa gold component ang mga bato ni Maria. Pero pagdating sa ikalimang test, nagulat sila sa resulta. May gold nga po, 3.5 ppm. Ibig sabihin may 3 grams. Yung ppm po kasi parang 1 over 1 million. Sa every 1 million grams noong sample na ganito, merong 1 gram na gold. Pero kinakailangan pa raw ulit-ulitin ang tests dahil hindi consistent ang makina sa inilalabas nitong reading o resulta. Yung kanina may lumabas na 3.5 mm, ngayon hindi na siya detectable. So ngayon, below 0.7 ppm na po siya. So ibig sabihin po, yung gold dito sa sample, parang konti lang. Solid yung samples, nag-multiple runs kami. Or pwede ding i-digest yung sample, tunawin, tapos i-analyze para mas maging homogeneous yung sample. Kinabukasan, bumalik ang aming team sa UP Department of Mining. Nag-grind ulit tayo ng bago. And then yun, i-check ulit natin kung ano yung composition niya. Pero yun, i-multiple run na lang ulit natin. Kasi yun, in case na pag may lumabas ngayon, ibig sabihin meron talaga. At sa kaparehong tests, ang resulta. Hindi siya ngayon. Pero try ulit natin. Iron at calcium lang. Pero bakit kaya nagpositibo ang isa sa limang test sa naunang araw at ngayon negatibo ulit? Baka may contaminant. Possible na may recent na nag-test ng gold sample, nag-grind siya gamit yon. And then yun, kapag nilinis lang siya ng usual na cleaning, if ever may sobrang liit man, since mataas yung concentration ng gold nun, kapag sumama dun sa sample ni nanay, possible na ma-detect. Ba't hindi natin siya nilinis? Kasi konti lang yung sample ni nanay. Kasi ang balak sana, since madaming dalang sample si nanay, okay na i-mineral ID lang. So identify yung minerals na present, and then from that, malalaman natin kung associated yung minerals na yun with gold. Kaya hindi natin niran agad lahat. Personal na nila itong ipinaalam kay Maria. After po ng ilang series ng test na ginawa natin, yung resulta po ay wala pong laman na ginto yung sample po na dala niya. Wala talagang lumabas na. Opo. Kaya kayo po pinabalik kasi para din i-confirm na natin, i-verify talaga kasi medyo in doubt din ako. Tapos yun, yung ginamit po natin last time, sobrang konti lang. Hindi natin nasundan yung talagang protocol, so may possibility po na may contaminant din. So, itong malaki, hindi pwede na ma-test? Pwede naman po, pero baka po kasi parehas lang po yung mas okay na lumapit sa geologist po para masabi niya kung ano yung mineral na yan or kung paano yan na-form or kung possible na may gold component po yan. Sabi pa ng mga eksperto, sakali man na merong ma-detect na gold component sa naunang mga sample, wala na rin daw ito halos halaga. Nasa 0.0035 grams lang yun ng bato. Tapos kapag minultiply natin, let's say, consider na natin na 2,000 per gramo yung ginto times 2,000, so 0.7 pesos lang yun. And then ang ano pa doon is kapag ihihiwalay mo yung ginto na yun doon sa bato na yun, gagastos ka. So sobrang hindi sulit, hindi pwedeng pagka-interesan kasi sobrang baba ng value ng ginto doon. Parang nanghina po ako. Kasi naniniwala talaga ako na mayroon. Kasi yan ang sana ang pag-asa namin para sa kapatid ko na nahihirapan sa paghahanap buhay. Para mapanatag ang loob ni Maria, hiningan pa ng opinyon ang isang geologist. Una, sa pagtingin ko lang, na-identify ko na yung bato. That's the first test, yung rock identification. Measurement by water displacement. Lumalabas na talagang ordinary bato talaga siya. Then pangalawa, nung kinunan mismo nung anong tawag dyan, noong XRF, talagang walang gold na confirm silica halos. Tamar is basically parang limestone island yan. Kumukuha lang sila ng blocks of limestone na ginagawa ng churches. So the possibility na may halong gold yung bato na ginagamit, medyo hindi masyadong possible. Wala nang parang reported na gold mine sa Samar. Sino
sino ba naman ang hindi masisilaw sa pangako ng napakalaking kayamanan na mapupulot lang sa tabi-tabi? Pero hindi ba ilang ulit nang napatunayan noon hanggang ngayon na hindi lahat ng kumikinang ginto?